Hello mga kabuenas, hello Team Buenas. Welcome na naman sa ating YouTube channel. Ano? Siyempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin. Click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bago nating video. Tuturuan na naman namin kayo ngayon kung paano manahi at magtabas sa madaling paraan na naman. At ngayon siyempre, ang kagandahan sa video na to, gagamitin na naman natin yung ating mini sewing machine. Alam nyo na naman na nakatahi na tayo ng scrunchie, bedsheet, kumot, short, gamit itong makina na to kahit wala tayong overlock. Ngayon sa video na to, gagamitin na naman natin itong makina na to. Ang tatahiin naman natin ngayon ay dress para sa 1 to 2 years old. Pwede mo itong gawin kung may anak ng 1 taon o 2 taon o pwede mo rin siyang pagkakitaan. At syempre kung gusto mong matutunan kung paano siya tabasin at tahiin sa madaling paraan, tapusin mo itong video natin dahil yun lang naman yung ituturo ko sa kabuuan nitong video. At syempre umpisa na natin pagkatapos ng intro. Itong mga kailangan nating tela. Una, gumupit tayo ng tela na may lapad na 1.5 inches at haba na 35 inches, dalawang piraso. Ito yung gagamitin nating tali para sa dress natin. Okay. Ito naman yung telang gagamitin natin para sa ating body. Gugupit ka lang ng hugis square na tela na may haba na 17 inches at lapad na 18 inches, dalawang piraso. Titiklopin mo lang to sa gitna. Pagkatapos mo siyang tiklopin sa gitna, simple lang ang gagawin mo. Mula rito sa pinakakanto, papunta rito, guguhit o susukat tayo ng 1 1/2 inch. Mula rito, pababa, susukat tayo ng sukat na 3 inches. Okay. Pagduduktungin lang natin yung dalawang marking. Okay. Tapos gugupitin lang natin. So ayan. So okay, pagkatapos mo siya pagkatapos natin siya gupitin, ito na siya. Yan na yung magiging dress natin. So, ito na yung front and back niya. Dalawang pirasong tela. Okay? Ngayon, ang una natin gagawin is tatahiin na natin siya dito sa dalawang gilid gamit yung mini sewing machine. Tara na. So, okay. Tatahiin na natin siya gamit yung ating mini sewing machine. So, umpisa na natin yan. Ngayon, ang una natin gagawin is tahiin muna natin yung tali. Ano? So, ito tatahiin muna natin to. Dalawa yan. Pagtatapatin mo lang yung magkabilang dulo, papasadaan mo siya diretso gamit yung mini sewing machine. So, tapos, itong isa, ganun din ang gagawin mo. Okay, tatahiin mo lang din to gamit to. So, okay. So, after mo sila matahing dalawa, ay babaliktarin lang natin o i-invert sila gamit ang kahit anong pansulot. So, ayan. So, okay. Ganun din ang gagawin mo sa kabila. So, okay. After natin mabaliktad yung dalawang tali natin, tabi muna natin siya. Ngayon, tatahiin na natin yung ating body o yung dress mismo. No? So, dahil wala tayong gagamiting overlock, ang proseso na gagawin natin is yung tinatawag na Balenciana. Yung mga proseso, Balenciana and double fold. Itong mga proseso na to is tinuro ko sa sewing course lesson number 2 kung paano ka manahin ng damit kung wala kang overlock. I-click nyo na lang po yung link na nasa ibabaw ng ating screen. Click nyo na lang po yan kung gusto nyo matutunan yung mga proseso na yon. Pero ituturo ko
rin sa inyo yan dito sa video na to. So ngayon, dahil wala tayong gagamiting overlock, ang gagawin mo rito is babalik tayo natin siya. Ibig sabihin sa baliktad ay yung wrong side yung ipapasok natin sa loob. So ayan, kagaya nga ng sinabi ko, dahil wala tayong overlock, ipapasok natin yung wrong side sa loob. Tatahiin natin siya rito sa side na to. At saka syempre, doon sa kabila. Okay? So dito na tayo sa ating makina. Tatahiin natin yung dalawang side. So, syempre, tatahiin mo rin yung kabila. So, okay. Ayan, natahi na natin siya sa labas o yung pinaka-right side natin. Dapat ang basting mo o yung pinaka-basting, ayan, pakita mo nga, Bli, ay makitid lang, ano, makitid, no? Ngayon, kung mayroon kang basting na ganito, kalapad, gupitin mo o bawasan mo. So, ayan, binawasan ko lang, ano, para mas madali yung balensyana natin. Ngayon, ang ito na yung next step. Ito na yung balensyana na tinatawag. Patras. Okay. Binaliktad ko lang. So, ayan. Next step is papasadahan ulit natin siya kabilaan. No? Para maitago yung nisnis o duktungan dahil wala tayong overlock. So, papasadahan natin yan dito. Diretso pataas. Kaliwat kanan, ano? So, okay. Dito tayo sa ating mini sewing machine. So, gagawin mo lang is papasadahan mo siya. So, ayan. Tingnan mo yan. So, ayan. Tingnan nyo mabuti. Pag napasadahan mo yan, yung nisnis niyan sa labas ay may tatago. Ayan o. Ito yung duktungan natin sa gilid. So, okay. Kung papansinin mo, nawala yung nisnis. No? Yun din yung gagawin natin doon sa kabila. So, okay. Same procedure yung gagawin mo rito sa kabila. So, okay. Papasadahan mo siya ulit para maitago rin yung pinaka nisnis. Okay? So, yun ulit. Sadahan natin ulit gamit to. So ayan, kung papansinin nyo, natahi na natin sila kabilaan. Ang purpose nyan is para, kung makikita nyo nga yung pinaliwanag ko kanina, ayan, wala nang nisnis yung ating gilid. So pati sa kabila, ganun din. Ayan. Next step natin yung tinatawag na double fold. Para walang nisnis din yung laylayan, titiklopin mo siya ng dalawang beses, ganyan. Isa, then dalawa. Tawag dito ng iba is clean finish. So yun yung gagawin natin dito. So, okay. So, gagawin mo lang is yung kamukha na sinabi ko. So, yan. So, double fold. Kapraso na lang. Okay. So, ito yung tinatawag nating clean finish. Ayan. Kung papansinin nyo, ayan. Ayan yung tinatawag na clean finish.
So, okay. Ito tayo. So, ngayon, after nung laylayan, is ito naman. Ito. Yung kaprasong biyak. Ayan. Ito yung pinakakilikili, no? Kung papansinin nyo. Ganun din, ay double fold din. Papasadahan mo lang ito. At syempre, ang kilikili naman, usually dalawa. So, kabilaan lang. Ganun lang din. Double fold. So, tara dito. So, ayan. Ayan yung double fold na tinatawag. So, ayan yung ginawa natin. So, ayan. Malinis naman. Kung papansin ninyo, malinis naman. So, gagawin mo rin siya rito. So, okay. Matatapos na tayo. No? Ito na lang yung gagawin natin. So, ayan. Nalupian na natin yung laylayan. Yung dalawang kilikili. Ito na lang taas. Ang gagawin natin is ito. Hindi pa kilapit. Ido-double fold mo ito. Pero, medyo malapad ng konti. Ayan, ganyan. No? Kasi dito natin ilalagay yung ating tali. Mamaya, isusulot natin yan dyan sa loob. So, kailangan open siya rito. May bukas siya dito. Makakapasok yung tali. Papalabas dito sa kabila. At syempre, ito rin. Yung isang side din. No? So, dalawa lang naman yan lulupian mo. Ito. Ito, halimbawa, ito yung ating front. Yun yung back. So, okay? So, yun lang gagawin natin. Dito tayo sulit sa makina. So, yan. So, una, tutupin mo siya ng konti. O, mga ganyan lang, makitid. Tapos, tutupin mo pa ulit siya ng pangalawa. Ayan, mga ganyan. Siguro, mga half inch ito. Ayan. So, okay. So, pasadaan na natin. Ilak lang natin ito. Okay. Ganyan ang paglalak niyan. So, papasadaan mo lang ito hanggang makarating ka sa dulo. Siyempre, pantayin natin to. Ito na lang gawin natin guide. Oh. Basta kailangan kahit paano ito ipapantay natin. Ayan o. Oh. So, kahit dahan-dahan lang. Sa mga dulo, ibabalik mo lang. Yan yung magiging backing mo. Okay. So, ito yung ating pinaka-basting. Kahit pa paano, mukhang okay naman para sa akin. So, ayan. Ayan siya sa ibabaw. Ngayon, dun natin papadaanin sa butas yung tali. Pero bago natin isulot yung tali, tahian mo muna tong kabila. So, okay? Tahian mo lang din tong kabila. Ganun lang din. So, okay. Ito lang yung pinakasikreto dito. Yung pagsusulot, no? So, isusulot lang natin. Padadaanin natin yan dito. Ayan. So, pag napalabas mo na siya rito sa kabila. Sino ba yun? Ayun. So, yung pag napalabas mo na siya sa kabila, hahatake mo lang siya ng konti. Then, igigitna natin. Ayan. So, ito na yung ating taas. So, syempre, susulutan natin yung sa kabila rin. Sulutan mo rin itong kabila.
tatantayan, tatantayin mo lang yung tali na magbalansi siya. Ayan, oh. So, okay. Tapos makikita mo na yung kabuuan niyan pag binaligtad natin. Tatry natin to pasukat kay aming baby rito. So, ayan. Ito na yung ating dress. So, okay. Ito na yung dress mo pambata. So, ito yung isasabit mo sa balikat. Ayan. Kung papansinin mo kanina na parang diretso lang siya. Hindi, dito lang. Muna ako isama. Maraming kasama. So, kung papansinin mo kanina na parang diretso lang siya. Ngayon, nagkaroon na siya ng korte, no? Para naging A-line na siya. Dahil nga ito, nag-mistulang sharing. Ayan, no? Ito yung magiging harap niyo. Ayan. Ito yung magiging harap. So, tatry natin pasukat to sa aming baby. So, dito na natin tatapusin yung ating video. So, ito yung ating kilikili, oh. Kung papansinin mo, ito yung magiging sa kilikili, oh. Ayan. So, syempre, kabilaan yan. Yan yung biyak natin kanina. So, okay. Ayan. So, yan na tatapusin yung video. Okay. Ito na po yung ating finished product. Ayan. So, ayun, oh. Ayan. Oh, papalik ka rito, rito, rito. Dito tayo. Ayan, oh. Kawi ka. Bye-bye. Ayun, oh. Ayun daw, oh. Bye-bye. So, pingin like. Pingin like. Dito, dito. Dito, pingin like. Ayan po. Ayan. Ayan, pingin like. Oh, bye-bye na, bye-bye. See you sa next video daw. Bye-bye. Oh, eto, dali, oh. Ayan. So, okay. So, bye-bye na po. Ito na yung aming dress. Ito. Ito na yung compress niya sa harap. Pati sa likod. Ayan, meron din. So, nak, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na muna. Mag-bye na tayo. Bye-bye. See you sa next video.